Isang kakaibang pag-aaral noong 2006 ang isinagawa ng mga matatalinong siyentipiko sa London para alamin kung ano ang nagtutulak sa mga psychopath na maging ganito. Alam mo naman siguro yung mga taong hindi takot tulad ng karamihan sa atin. Maaring hindi nga talaga sila nakakaramdam ng takot. Gusto ng mga matatalinong scientist na ito na malaman kung hindi ba talaga kayang maramdaman mga psychopath ang mga sakit ng iba. Baka naman kasi hindi nila alam kung anong itsura ng takot at ng lungkot. Kaya sinubukan nila to sa 9 na normal na tao at 6 na criminal na psychopath gamit naman ang fMRI machines. Para sa hindi pamilyar, ang fMRI ay yung mga malalaki at astig na mga makina na nagpapakita ng nangyayari sa loob ng utak mo. Sa pag-aaral na ito, ipinakita ng mga mananaliksik ang mga larawan ng masasayang mukha, malulungkot na mukha at mga walang emosyon na mukha. At alam mo ba, kapag nakakita ang karaniwang tao ng masasayang mukha, ang kanilang utak ay nagkakaroon ng activity na parang Christmas tree sa bahaging responsable sa pagbasa ng mga ekspresyon sa mukha. Kahit ang mga utak ng mga psychopath ay nagkakaroon din ng reaksyon bagamat hindi kasing taas ng mga normal na tao. Pero alam mo ba, kapag tumingin sila sa malungkot o natatakot na mukha, ang mga utak ng mga psychopath na ito ay parang nagsasabing huwag na sa ibang araw na lang. Mas mababa pa ang aktibidad ng kanilang utak kaysa sa panahong nakikita nila ang mga neutral na mukha. Sa madaling salita, ang utak ng mga psychopath ay hindi gaanong nakakapagproseso ng kalungkutan ng tao gaya ng iba sa atin. Kaya naman, mahirap sa kanila ang maramdaman ng empathy para sa kanilang mga biktima. Ang mga impormasyong ito ay makakatulong sa pag-unawa kung paano nga ba nagtatrabaho ang psychopathy sa utak ng isang tao. Subalit, ayon naman kay Dr. Nicola Gray ng Cardiff University sa panayam niya sa BBC News, malayo pa raw ang ating kaalaman para matukoy kung ano ang dapat gawin dito. Ibig sabihin, ay progress naman tayo pero wala pa tayong gamot kaya ng empathy pills na pwedeng ibigay sa mga psychopaths na ito. Sana ma-resolve natin ito balang araw, di ba? Siyempre, sino ba namang ayaw tumulong para maging less psychopathic place ang mundo natin, di ba?